Good day mga ka-coffee, lalong-lalo na kay Alisa Valderrama at kay Leslie Viray, dalawa sa ating mga subscribers. So kung ikaw hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, wag na wag mong kalilimutang pindutin yung subscribe button. Lalo na yung bell sign na andyan sa may bandang kanan, nang sa ganun ay ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong videos. So nagbabalik na tayo sa paggawa ng ating action research sa napakabilis at napakadaling paraan. Huwag kang mag-alala kung first time mong makinig sa aking mga videos. Nandyan sa ibaba yung mga link ng mga naunang videos, nang sa ganun makahabol ka. Okay? Action research in its simplest way, part 6. Ito na. So bago tayo magsimula, remind ko lang yung bawat isa na kapag nag-i-edit tayo ng file ng mas maganda, pinapalitan lang natin yung number doon sa dulo ng ating file name. Nang sa ganun, yung mga previous files mo, lagi mong nababalikan, and at the same time, nakikita mo agad alin yung pinakahuling file. So last time, gumamit tayo research 1 na file o file name. Dito gagamitin ko naman ay research 2. So dito tayo tumigil last time na kung saan ang tanong na iniwan natin ay paano natin sasabihin o paano natin isusulat na yung problem na to ay yung problem na pinipili natin para isolve. So, syempre, ang kailangan lang natin gawin ay balikan yung mga dati nating ginawa, kagaya ng mga ginamit natin sa ating Microsoft Excel. So, meron tayong mga templates na ginamit doon, katulad nung gap analysis, tsaka nung isa pa, kung saan gumamit tayo nung tinatawag nating mga parameters. So, nilipat ko na siya dito, nang sa ganun makikita natin agad. So, doon sa ginamit ko, meron tayong relevance, yung doable, within your scope, tsaka yung time frame. So, maaari na yung nasa iyo tsaka nandito sa Microsoft Word ko ay maaaring hindi magkatugma o hindi pareho. Kasi, kagaya ng sinabi ko dati, pwede ka naman gumamit ng sarili mong parameters. So, ang gagawin lang natin, syempre, kailangan natin magkwento na gumamit tayo ng parameters para piliin yung problem na gusto mo, which is sa akin ay there is a 11.09% gap. So, ang gagawin mo lang, ilalagay mo yung parameters. So, ito na yung apat na parameters na ginamit ko. Okay? So, syempre, ang gagawin mo niyan, magta-type ka lang ng sentence o magkukwento. No? Ang importante dito ay maikwento mo o maitype mo na doon sa paggamit mo ng parameters, dapat maisulat mo sila ng maayos nang sa ganun maintindihan nung nagbabasa. O, tingnan natin 'to. Okay? So, sabi ko, from the aforementioned problems, kasi nandun na sila sa may itaas, okay? The researcher came up with the basahin natin, parameters in choosing the problem to be solved. So, nagkwento ako, gumamit ako ng parameters. It was found out that there is a 11.09% gap on the target division MPS of grade 8 is the problem that is most relevant and doable to be solved. So, nagamit ko na yung relevance tsaka itong pangalawa. Siguro, ang kailangan mo lang gawin habang nagtatype ka, pag natapos mo na yung isang sentence, basahin mo ng konti. Kasi minsan, sa kaka-copy-paste natin at kailangan natin gumamit ng mga additional words, minsan nagbabarok. Yung statement, no, yung tinatawag nating barok or pumapangit siyang pakinggan. O para sa akin, siguro kung babasahin ko ito, paganyan. That the 11.09% gap on the target division MPS of grade 8 is the problem that is most relevant and most doable to be solved. So gagamitin ko naman itong within your scope tsaka time frame. Another considerations is that this is within the scope of the researcher and can be solved in one school year. So, gamit lang yung simpleng sentence na to, nadagdagan na naman yung mga lumilitaw sa ating Microsoft Word. Diba? So, ganun lang kadali. You need to make a kwento. Kailangan mo lang ipakita doon sa nagbabasa kung paano ka nag-decide na yun ang problem na napipiliin mo. Okay? So, this time, pupunta na tayo doon sa paghahanap ng dahilan kung bakit nag-exist
yung problem na to. Tingnan natin to. So, dito sa Microsoft PowerPoint na ginagamit ko, ang kailangan lang nating gawin ay makita or mahanap bakit ba tayo nagkaroon ng ganyan. Bakit ba nagkaroon ng kakulangan o ng 11.09% gap doon sa target nating MPS. Para malaman yung sagot sa tanong na yon, meron tayong mga tool na pwedeng gamitin. Actually, sa school, sa paggawa ng SIP, sa paggawa ng CIP, isa dun sa mga ginagamit natin ay yung tinatawag ninyong YY diagram. Yung iba ginagamit is the root cause analysis. Yung tanungin mo yung sarili mo ng paulit-ulit ng bakit nag-i-exist yung problem, bakit ganito, bakit ganun, bakit ganun. Hanggang sa umabot ka doon sa punto na wala ka nang makuhang sagot doon sa bakit. O kaya, nagpapabalik-balik na yung sagot doon sa bakit. So, ang gagawin mo lang, titingnan mo, let's say for example, dito sa PowerPoint na ginagamit ko, syempre, yung problem na napili natin ay yung sa MPS. So, siya yung makikita mo dyan sa PowerPoint. Ngayon, kung tatanungin ko yung sarili ko, tanungin mo yung sarili mo, depende kung anong problem na meron ka, tanungin mo, bakit ganyan? Bakit tayo may 11.09% gap sa ating MPS? Ako siguro, meron tayong tinatawag na inability to sustain concentration sa mga estudyante. No? Kapag nag-aaral sila or when we discuss our lessons or when we do our activities, yung concentration nila hindi nagtatagal. No? Makikita mo, minsan nakatingin sa bintana, kaya minsan nakikipagkwentuhan, nakikipagdaldalan, which is normal kasi mga bata din yan. No? And then, maaari na sa problem na napili mo o sa napili mong problem, maraming root causes or maraming mga dahilan kung bakit nag-i-exist ito. So, nung tanungin ko yung sarili ko, I think meron din tayong tinatawag na students' poor study habits. No? Alam naman natin na yung pag-aaral hindi lamang sa school. Dapat na itutuloy yan sa bahay. During the free time of the students, maganda na ring bonding ng pamilya, ng magulang, tsaka ng estudyante nila. So, may naisip na akong dalawa. And then, tanungin mo ulit ang sarili mo, meron pa ba? Bakit? Meron pa ba? Nag-i-exist yung ganyan? So, nung inanalyze ko, meron pa akong pangatlo. So, limited vocabularies. Na yung mga words, probably, hindi familiar sa kanila. They have a very limited vocabularies. Kasi, sa subject namin, sa English, dahil nga English yung nandyan, marami yung mga term na pare-pareho ang ibig sabihin. Kasi, meron tayong tinatawag na synonym. So, the beautiful, tapos, tataas yan, we have pretty, tawag namin yata dyan, Klein. Tapos, may gorgeous, no? It's still the same. So, meron silang limited vocabularies. So, even though meron ka ng tatlo, sa mga tatlong yan, pwede ka pa magtanong ng bakit. Nang sa ganun, magkaroon pa sila ng laman sa ibaba. Okay? So, halimbawa, tinanong ko, bakit merong inability to sustain concentration? Bakit merong poor study habits? Bakit merong limited vocabularies? Say, for example, of course, the poor nutrition, no? Minsan kasi, pumapasok yung mga estudyante natin ang hindi nag-aalmusal. O, actually, madami. Madami sa kanila ang pumapasok na hindi naman nag-aalmusal. Probably maaga ang pasok o hindi natin alam. Yung iba, alam natin yung mga dahilan. Okay? Excuse me. So, meron din tayong tinatawag na low educational attainment of parents. Gusto man nilang turuan yung mga anak nila, may mga magulang, hindi naman lahat, pero gusto man nilang turuan, paano nila matuturuan kung sila mismo nung kabataan nila ay hindi sila nakatapos? Which is isa sa mga bagay na kinakaharap natin bilang mga guro sa pang-araw-araw nating trabaho. So, meron ka rin busy parents. Kasi syempre, nagtatrabaho sila. Kahit tingnan natin yung hierarchy of needs, ang pinaka-importante ay yung makapagbigay ng pagkain.
no, yung makakain para ma-sustain yung physical needs ng kanilang mga anak. So, doon sa bagay na yon, kahit pa paano, hindi mo sila masisisi kasi meron nga naman sila mga trabaho. I mean, bago sila mag-aral o bago nila turuan yung anak nila, kailangan makapagtrabaho muna sila. Okay? Meron ding kulang. Yes, merong maaring dumating sa libro, merong maaring dumating na libro sa inyo, but maaari din namang hindi sapat sa bawat isa, no? Syempre kapag ang estudyante kulang yung gamit kahit papaano, no? Hindi nila masusustain yung pag-aaral nila. The next time would be the next is sa limited vocabularies, meron din tayong tinatawag na student short retention span of vocabularies. O turo mo ngayon, tanong mo mamaya, o tanong mo bukas, nakalimutan. So sa dinami-dami ng mga bagay na makikita mo o sa dinami-dami ng mga bagay na makukuha mo, sa kakatulong mo nang sa sarili mo kung bakit nagkaganito, yung mga pinakaibaba, no, which is yung may mga kulay orange na nakikita nyo sa ating screen, yung pinakaibaba, yan yung mga pagpipilian natin. Okay, pipiliin mo dyan yung root cause na kaya mong isolve. Of course, kung pipili ka ng root cause, pumili ka ng isang bagay na kaya mong isolve. Hindi tayo makakapili ng root cause na hindi natin sakop o hindi natin mabibigyan ng solusyon. Kasi hindi tayo makakapagpatuloy sa ating action research. So, base sa mga nakikita ko, ang pinaka kaya kong isolve ay yung nasa bandang dulo. Zoom ko, sa ganun makita nyo, which is, tingnan natin, student short retention span of vocabularies. Now, meron ka ng root cause. Ano ngayon ang gagawin mo dyan? So, syempre, ang kailangan lang natin gawin ay balik tayo dun sa ating Microsoft Word. Kopyahin yung root cause na meron tayo. So, ipapakita natin. So, syempre, magkukwento ka lang na yan yung root cause o yan yung dahilan kung bakit nag-i-exist yung problem na meron tayo, which is the 11.09% gap on the target division MPS of grade 8. So, ako, kukwento ko siya ng ganito. Tingnan nyo mabuti. So, analysis of the chosen problem revealed that the short retention span is the root cause for the existence of the problem. So, okay na. May kwento ka na. Ang kailangan natin gawin ngayon ay mag-provide ng solution dito sa problem na napili natin at dito sa root cause noong problem na napili natin. So, ang gagawin natin, ano nga ba ang gagawin natin doon sa ating natapos? So, yung tanong na yan, ating sasagutin sa ating susunod na video. So, wag na wag mong kalilimutang sumubaybay. Ulitin ko lang, i-click ang subscribe button tapos pindutin na rin yung bell nang sa ganon ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong videos. Wag kalilimutan. Kita-kit sa susunod na video. Goodbye mga ka-coffee.